Alam nyo, kayong mga gag na hindi nyo inabot, si Marcos, kami inabot namin. At ako, inabot ko pa na nakaupo si Marcos, na ako'y nakapasok na sa media pagkatapos na pagkatapos ng lifting ng martial law. Mga kaibigan, alam namin yan. Iyang ginagawa nila ngayong hakot-hakot system, dati na nilang trabaho yan. Iyan ang ano ni Imelda, gawain ni Imelda. Maglabas ng kwarta kapag ka nangangailangang magpakita ng suporta. Suporta ng ano, pera. Hahakutin yung mga tao. Si Isko, baka akala nyo, naghahakot ng tao yan kahit saan magpunta yan, may kasama yan. Galing dito sa Maynila. Kaya sa airport pa lang, nandun na, naka-standby na yung mga binayarang sasalubong sa kanya. Kakaya naman kung walang sasalubong. Mga kaibigan, wala naman kasi nag-aabang eh. O kaya nila ginagawa yun. Hindi ka mukha si Vice President Lenny Robredo, inaabangan talaga ng tao sa karsada. Di ba? Mga kaibigan, isipin ninyo ha. Saan tumaya si Vice President Lenny Robredo? Tumaya siya sa kanyang pag-asa at pagtitiwala na hindi siya pababayaan ng matitinong mamamayan. Yan ang inasahan niya. At hindi siya nabigo, mga kaibigan. Marahil, kung tatanungin mo si Vice President Lenny Robredo, yan ang isa ko sa gusto kong tanungin. Anong masasabi ninyo? Hindi ba? Nung kayo ay magdeklara na kakandidato, hindi naman ganong karami pa ang nagpapahayag ng kanilang pagsuporta sa inyo na mga mamamayan. Ha? Ano masasabi ninyo sa nakikita ninyo ngayon? Yan ba ay sumagi sa inyong isipan na dadami ng ganyan ang inyong mga supporter? Mga kaibigan. Hindi ba? Yan, kung babayaran mo yan, magkano yan? Di ba? Kaya yung mga gago, binabayaran daw, sabi nito si Kwan, si Rimulya. Meron niya, anya, 500. Nasa na resibo mo? Sipin mo kung marahas magparatang itong mga ito? Pawang mga paratang na mararahas, mga kaibigan, na walang pinagbabasihan? Samantalang itong kampo ng kandidato nila, huling-huli sa kamere. Sabi nung governor na nadayo dyan sa Nueva Ecija, mga kaibigan, di naman tagarian yan eh. Yung umali, akalain ninyo ang sabi, hindi, ayuda yun eh. nataon, yun din yung araw ng rally ni Tumbong Narcos na kanyang sinusuportahan. Ha? Ba't naka-t-shirt na pula? Mga kaibigan, may ayuda bang ganon? Ha? Mamimigay ka pala ng ayuda? Sige, nataon. Sabi niya, nataon eh. Tanggapin natin, for the sake of argument. Ang tanong ngayon, ito, ba't nakasuot ng t-shirt na pula? T-shirt ng kandidato mo yan eh. Tapos sasabihin mo, ayuda. Napakawalang yung mga tao ito, sinungaling. Ha? Napakasisinungaling nito mga. Pagka kayo magsisinungaling, mag-rehearsal kayo ha. Para hindi kayo sumasabit. Ha? Ang babaw eh. Paano mo sasagutin yun? Sige nga. Namigay ka ng pera. Sabi mo, ayuda. Sige na nga, ayuda na nga. Ang tanong, ito sagutin mo. Ba't nakasuot sila ng pulang t-shirt? Ha? Di ba? Ibig sabihin, ito yung 5, punta na kayo sa rally. ito yung 5, galing kayo sa rally. Sabi naman ng mga loko-loko, hindi kami bayad! Hindi raw sila bayad.
Hindi kayo bayad ng 1,000. Kasi 500 lang, mga gago. Oh, di ba tama? Ano ho? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Senator Sonny Trillanes, kilala natin bilang matapang at walang takot na lumalaban sa mga pagmamalabis sa gobyerno. Mapapresidente o mga kilalang pangalan sa politika, tumindig siya para panagutin ang tiwali, kahit pa siya ay makulong. Kaya naman nung naupo siyang senador noong 2007, ang isinabatas niya mga panukalang magre-reforma sa pamahalaan at tutulong sa ating mga kababayan. Noong 2019, bago matapos ang termino niya, pinarangalan siya ng Senado bilang most productive senator dahil siya ang may pinakamaraming naisabatas na national bills bilang principal author at principal sponsor. Maliban pa ito sa mga natulungan niya sa mga programa niya tulad ng medical assistance and scholarship programs. Ngayon tumatakbo siya para makabalik sa Senado. Tiwala akong ipagpapatuloy niya ang nasimulan niyang mga advokasya. Ang anti-corruption campaign, economic recovery and poverty alleviation, at peace and order. Kailangan natin ng kakampi sa Senado na di lang tutulong sa pagsulong ng mga programa natin, nang magbabantay sa mga susubok na magmalabis sa kapangyarihan, nang sisigurong mananagot ang umaabuso at nagsadlak sa atin sa mga problemang hinaharap natin ngayon. Ang bantay ng ating bayan, Senator Sonny Trillanes. Sa bayan ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Lapid ang pag-ibig. Ito po si Percy Lapid. Dito sa bayan ko. Maraming salamat at magandang gabi! Honey, Tuyot, Lakuna! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na